i-distribute niyan sa mga tangke hanggang doon sa kabila. Hanggang doon sa fermentation tank. Empty na siya. Yan yung laman niya sa loob, mga tropa. What's up mga ka-troBol? Ngayong araw, dito na naman kami sa trabaho. Gagawin natin ngayon ay maglilinis ng mga tangke dahil meron ng mga molds. At yung sahig natin ay madulas na. So, lilinisin natin. And then, meron kami isang dispense tank na empty. Ipapakita ko sa inyo kung paano mag-remove ng inliner sa loob niya. So, bali ito yun, guys. No? Before natin i-remove yung inliner sa loob ng tangke, maglilinis muna tayo ng sahig. Mga ka-troBol, na linis ko na pero meron pa rin mga naiwang markings, so ayan hindi kaya ng punas yan mga ka-troBol. Gagawin ko dyan, ipapolish ko, kailangan na ng polishing paste dyan mga ka-troBol. So yan mga ka-troBol, yung mga linya na yan, yung mga pipes na yan, ito pala yung nagsusupply ng lamig sa loob ng tangke natin, which is kung saan yung beer natin. So dito dumadaan yung lamig, tapos papasok dyan sa loob ng tangke, magsi-circulate dyan sa loob para mag-maintain ng lamig sa ating beer. So ito yung inlet, ito yung outlet niya ng lamig. So itong valve na to, ang tawag dito is solenoid valve. So automatic po yan mga ka-troBol. Ang lamig pala na nakasupply sa tangke natin, nakaset siya ng 0 degrees. So ang valve na to mga ka-troBol, ito yung nagko-control ng flow ng lamig sa loob ng tangke. So since 0 degrees yung nakaset dyan mga ka-troBol, ang valve na to kapag na-detect ng temperature probe na 0 degrees na yung pumapasok sa loob, automatic nagpo-close tong valve nito mga ka-troBol. And then mag-o-open naman siya kapag kailangan na ng tangke natin ng supply ng lamig. Automatic siyang nag-o-open, automatic siyang nagbubukas kapag kailangan. So yan mga ka-troBol. Yan siya. So mga ka-troBol, itong machine na to, nakalimutan ko nakaraan ipakita doon sa brewery tour na ginawa ko. So ito pala yung nagdi-distribute ng lamig sa aming mga beer. Tawag dito is cooling machine. So yan po yung nagme-maintain ng malamig na temperature sa beer namin. Sa loob niyan, mayroong tubig na malamig, which is hindi naman siya nag-a-ice. Kasi mayroon kaming nilagay dyan na to prevent na mag-ice. So yan. So bali nagsi-circulate yan mga ka-troBol sa ating mga tangke. So umiikot siya. Yan yung mga lines namin. Yan. From the cooling machine, di-distribute niyan sa mga tangke hanggang doon sa kabila. Hanggang doon sa fermentation tanks. Yan. So bali ang loob nito mga ka-troBol, ayan siya, oh. Yan, buksan natin. Yan yung loob.
So yan yung loob niya, mga troBol. Ito yung mga parts niya na gumagana at nagdi-distribute ng lamig. Yan, mga freon. Then ito, mga pumps. Dito rin sa ibaba, mga pumps. Ayan. Mga ka-troBol, tapos na po ako maglinis ng sahig tsaka ng outside part ng mga tanks. Punasan ko na siya. So ang gagawin natin ngayon, i-remove natin yung inliner sa loob ng dispensing tank. So yun yung ipapakita ko sa inyo, mga ka-troBol. So yan yung ating dispensing tank, mga ka-troBol. So ang laman nitong tanke na to is stout. So since na empty na siya, kailangan natin ilabas yung inliner. So ayan, kung makikita nyo, mga ka-troBol, mayroon siyang pressure sa loob, makikita sa gauge. So kailangan muna natin i-release yung pressure bago natin buksan to or tanggalin yung inliner sa loob. Dito nang gagaling yung supply ng pressure. So ito yung valve niya. So i-close natin and then release natin yung pressure sa loob. Yan, kung mapapansin nyo, mga ka-troBol, mumababa itong gauge hanggang sa ma-empty siya, hanggang mag-zero. Ayan na po, mga ka-troBol, empty na yung tanke natin, wala nang pressure sa loob. Pwede na nating buksan tong pinto niya. At ito palang ito, mga ka-troBol, tsaka ito, kapag may laman itong tanke natin, dyan natin sinisilip kung gaano karami yung laman niya sa loob. Yan yung nagsisilbing parang window niya para makita natin sa loob yung laman ng tanke natin. Kung gaano karami yung volume niya sa loob. Ayan, mga ka-troBol. So bubuksan na natin to, mga ka-troBol. Ayan. So empty na siya. Yan yung laman niya sa loob, mga ka-troBol. Ito yung inliner. Yan. So ito yung babaklasin natin. Ayan, yung mga laman yan sa loob. Yan yung mga sediments. So itatapon muna natin yan bago natin ilabas tong inliner. So kung makikita nyo, mga ka-troBol, sa loob ng tanke mayroong mga numbers. Yung numbers na yan, yan yung nag-i-indicate kung gaano karami yung volume ng beer natin sa loob. So 1,000 liters ito, mga ka-troBol, yung laman ng tanke natin. So yan, kung makikita nyo sa gilid, mga ka-troBol, mayroong mga moist. Yan yung lamig na sinusupply ng cooling machine natin. At dito natin i-release yung laman yan sa valve na ito. So yan yung mga sediments, mga ka-troBol, sa loob ng inliner natin. Yan. So meron pa yan sa loob. So kailangan natin ubusin muna natin yan lahat bago natin baklasin yung inliner. So ito na yung ating inliner, mga ka-troBol. Ayan o. So itatapon natin ito mamaya dahil wala nang silbi to. Basurahan na ito, mga ka-troBol. So balian yung loob ng tanke natin, mga ka-troBol, kapag wala nang inliner. So ayan po o. Ayan yung butas niya. Diyan dumadaan yung beer natin kapag nag-dispense tayo. Alright.
Alright mga katrobol, hanggang doon lang ang ating video. At sana nagustuhan niyo ang ating episode. Don't forget to subscribe and click the notification bell for more video updates mga katrobol. See you next video mga katrobol. Bye bye.